Hello everyone, this is Teacher Juvie and I will be your guide for today's lesson. Sa araling ito ay matututuhan mo ang pagtantsa or estimating ng sagot o product ng 2 hanggang 3 digit na numero at 1 hanggang 2 digit na numero na may makatwirang resulta. Basahin natin ang halimbawa at suriin natin kung paano isinagawa ang pagtatantsa or estimating ng sagot o product. Basahin natin ang sitwasyon na ito. Mayroong 247 na mga magulang na namahagi ng mga aklat sa mababang paaralan ng Pasita. Kung ang bawat magulang ay namahagi ng 26 na aklat, mga ilang aklat kaya ang naipamahagi sa paaralan ng Pasita? Suri ang sitwasyon, sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Ilang magulang ang namahagi ng aklat? Ang sagot ay 247. Ilang mga libro ang naipamahagi ng bawat magulang? Mayroong 26 na librong naipamahagi ang bawat magulang. Ano ang gagawin mo upang malaman ang sagot sa sitwasyon? Kailangan nating gawin ang pagtatantya ng product. Narito ang mga paraan o hakbang upang ating matantya o ma-estimate ang product o sagot. Kung ating kukunin ang estimated product ng 247 times 26, kailangan muna nating i-round off ang mga factors sa pinakamataas na place value. Sa 247, ang pinakamataas na place value ay hundreds. Guhitan natin ang hundreds at ating itong i-round off. Ang 247 ay magiging 200 dahil ang katabi ng hundreds place ay 4 at ang 4 ay mababa sa 5 kaya ating gagawing 0 ang mga digit na nasa kanan ng 2 at kukopihin lamang natin ang digit na 2. Kung atin namang i-estimate o i-round off ang 26 sa pinakamataas na place value na tens, ang kanyang sagot o ang rounded factors ay 30. Kapag nakuha na natin ang mga rounded factors, maaari na natin silang i-multiply. I-multiply natin ang 200 at 30. Una muna nating i-multiply ang mga non-zero digit na 2 at 3. Maaari nating gawin ang ganitong technique kung ang ating factors ay nasa powers of 10, 100, o 1,000. So, 2 times 3 ay 6 at atin lamang i-affix o kukopyahin ang tatlong zero na ating nakikita sa mga factors. Kaya ang tantsadong sagot or estimated product ng 247 at 26 ay 6,000. Ang ating sagot sa binasang sitwasyon kanina ay nasa 6,000 ang tantsang aklat na naipamahagi ng mga magulang. Ang 6,000 ang ating tinatawag na tantsadong product ng 267 at 26. Narito ang iba pang halimbawa ng pagtatantsa ng product or estimating the product. Tantsahin natin ang product ng 68 times 7. Kailangan nating i-round off sa pinakamataas na place value ang mga factors. Pero kapag ang isang factor ay may 1 digit lamang, kailangan lamang natin siyang kopyahin. Sa 68, ang pinakamataas na place value ay tens. Kaya i-round off natin ang 68 sa nearest tens. Ang sagot ay 70. At dahil 1 digit lamang ang 7, kailangan lamang natin siyang kopyahin. Dahil ang 70 ay nasa powers of 10, kailangan nating i-multiply ang mga non-zero digit. 7 times 7 ay 49 at ating i-affix o idugtong ang ating nakikitang 0 sa mga factors. Ang tantsadong product or estimated product ng 68 at 7 ay 490. Isa pang halimbawa ng pag-e-estimate ng product. I-estimate natin ang product ng 859 times 82.
Muli, i-round off natin ang mga factors sa malapit na pinakamataas na place value. Saka natin ang gawin ang multiplication ng mga rounded factors. Ang pinakamataas na place value ng 859 ay hundreds, kaya i-round off natin siya sa hundreds place. Ang 859 ay magiging 900. Ang pinakamataas na place value naman ng 82 ay tens, kaya i-round off natin siya sa nearest tens, kaya ang sagot sa 82 rounded to the nearest tens ay 80. Saka natin i-multiply ang mga rounded factors. Tandaan, kapag ang ating factors ay nasa powers of 100 o 10, maaari natin gawin ang pag-multiply ng mga non-zero digit. I-multiply muna natin ang 9 at 8 na mga non-zero digits. Ang sagot ay 72. Saka natin i-affix o idugtong ang mga zero na ating nakikita sa mga factors. So, ilang zero ang inyong nakikita? Tama, 3. Kaya mag-a-affix tayo ng 3 zero sa ating product. Ang sagot natin ngayon ay 72,000. Sagutin natin ang sitwasyon na ito. Mayroong humigit-kumulang na 462 pamilya ang naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Faal sa bawat barangay sa lalawigan ng Batangas. Mga ilan kayang pamilya ang naapektuhan sa 24 na barangay sa lalawigan ng Batangas? Para masuri natin ang sitwasyon, sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Ilang pamilya ang naapektuhan sa bawat barangay? Ang sagot ay 462. Ilang barangay ang naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Taal? Mayroong 24 na barangay na naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Taal. Ano ang gagawin mo upang masagot ang sitwasyon? Kailangan nating gamitin o gawin ang estimating ng product or sagot. Narito ang solution. Kung ating kukunin ang estimated product ng 462 at 24, kailangan muna natin silang i-round off sa pinakamataas na place value. Ang pinakamataas na place value ng 462 ay hundreds, kaya i-round off natin siya sa nearest hundreds. Ang 462 ay magiging 500. Samantalang ang 24 naman, kapag ating in-round off sa pinakamataas na place value na tens, ang 24 ay magiging 20. Saka natin i-multiply or gawin ang pagpaparami. Ang 500 i-multiply natin sa 20, ang ating magiging sagot ay 10,000. Kaya ang estimated product ng 462 at 24 ay 10,000. Ang sagot sa ating sitwasyong binasa kanina ay mga 10,000 pamilya ang naapektuhan sa lalawigan ng Batangas. Thanks for watching this video. Hit like if you learned from this video and don't forget to subscribe on my channel. Thank you so much.